Good morning, guys! So, ngayon, kakatapos lang namin na morning briefing with our boss. Pakita ko sa inyo yung labas. Nakakatakot kagabi, grabe, sobrang lakas ng ulan. Tapos, sobrang tahimik. Sabi. Kasi usually, kahit gabi na, maano pa din, maingay pa din sa labas. May mga bata, naglalaro. Kasi yung dyan sa tapat namin, dito sa may, ano, sa may baba, isang malaking compound siya. So, meron silang sarili ng gate. Pwede silang maglaro-laro dyan. Hindi sila huli ng police. Kahit lockdown. Kasi sa kanila naman, nakabakod sa kanila yung area. Kagabi, as in, talagang totally silence. Medyo creepy. Pero ayun nga, balik tayo. Ayan ang workstation na. Kasi ayun yung kainan. So, namin nilagay yung isang table. Dati, yung table na yan is nakalagay dun sa kusina, patungan kapag magluluto. Eh, ginamit na lang namin ngayon na workstation. Since kami nga ay work from home na. Ayun, pang-chika natin ngayong umaga. Today nga pala, ang lipat ng aking, like I said yesterday, today ang lipat ng aking family sa aking condo. Grabe pala, no? Mahal na pala ng taxi sa Pilipinas. Well, mahal naman siya talaga since bago pa ako pumunta ng Vietnam compared to dito. Pero, ayun nga, nalaman ko, ang binabayaran nila pag biyahe mula Pasay to Las Piñas is around 500-600 pesos. Grab, pag metro siguro abutin ng 800, ganyan. Hindi ko alam, ganun na pala kamahal taxi ngayon. Kinakita ko lang sa inyo yung labas para makita nyo na sobrang tahimik. Tapos yung, ayun pala, yung friend ko kagabi, sabi nila, yung mga friends namin, namimigay ng pass for one person to be able to go out. Meron silang pass. Parang siguro kagaya sa Maynila na meron kang pass para makalabas. In case questionin ka, meron kang pass. Pero iniisip ko naman, hindi naman kailangan lumabas. Kasi nakakatakot din. Kasi medyo mabilis yung pag-spread ng virus ngayon dito. Kaya siguro kukuha na lang kami nun kung saan man makakakuha. Kung talagang kailangan na. Kung kasi naubos na namin yung stock, pagkain, or kung meron talaga emergency na kailangan lumabas. Ayoko din i-risk. Okay na rin na nandito lang kami sa bahay. Kahapon, hindi ko na na-end yung vlog. Dapat papakita ko sa inyo yung ginawa namin yung pandesal. Nag-make kami ng pandesal para may tinapay kami dito. Kasi nga, if bibili kami sa labas, or if order kami sa labas, hindi siya tatagal ng ilang araw. Yun na rin yung dinner namin. Papakita ko dapat, kaso ka-video call ko sila mama, kaya hindi na ako napag-vlog. Tapos nung lunchtime, gulang namin. Maling. Maling and itlog. Kasi nga, hindi kami nakabili ng yung mga fresh na meat. Hindi kami nakabili kasi ubos na. Tsaka sarado yung mga palengke. Kaya ang nabili lang namin is mga dilata. So, 2 weeks, dilata. Well, meron mo kaming gulay. Laking dilata naman ako, pero pangit kasi yun eh. Kaya ako madali magkasakit. Kaya rin ako sobrang payat before. Ngayon, kita nyo naman. Malaman na. Kasi dito sa Vietnam, healthy yung pagkain kasi fresh. Yun nga lang, minalas tayo na buta ng lockdown. Sa Pilipinas, parang feeling ko parang ano eh, parang normal na. Parang tinanggap na ba natin, pandemic na for life, ganon. May nakita kasi ako nag-post sa Facebook yung eksena sa BGC. Grabe, ang daming tao. Parang hindi, parang walang COVID na nagaganap. Although mga naka-mask, naka-face shield, pero parang walang COVID. Ayun, pwede na pala yung ganun. Yung maglakad-lakad dun sa park, sa ano. Pwede na pala siya. Pero syempre, risky pa din. Kasi hindi mo pa rin sure. Siguro kasi most people ay na, ano na, vaccinated na. Kaya medyo nakakalabas na. Nakakapamuhay na ng medyo normal. Anyway, kailangan na simulan yung trabaho ko. Kaya I will end the vlog here muna. Update ko na lang kayo sa mga susunod na videos. Thank you.
nga pala, I want to thank those who continue to support this channel. Kahit na madalang ako mag-upload, nakikita ko nanonood kayo. May mga nagsasubscribe pa rin. So, maraming maraming salamat po. And please, please do stay safe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na kayo if you're interested about Vietnam, Vietnam culture, or kung gusto nyo lang makita yung buhay ng mga Pinoy dito sa Vietnam. Mostly, ganun yung mga videos na ina-upload ko. And I hope that you will continue to support this channel. Yun lang, and I will see you guys in the next one. Bye! Hey, no, no, no.